Nakikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Indonesian President Joko Widodo ngayong araw. Pero bago yan, una munang hinarap ng Pangulo ang Pinoy community sa Jakarta. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halim. Unang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ang humarap sa Filipino community nang dumating dito sa Jakarta, Indonesia kahapon para sa kanyang kauna-unahang state visit. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Marcos at anak na si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Hindi magkamayaw sa kakahiyaw ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos na bumati sa kanila. Talk to my baby on the telephone long distance. Basta kasama ang mga Pilipino, masaya talaga. Ano? Nakuha pati yung kanta ko. Yung unang kinanta, nakanta, lumabas siguro sa social media ito. Ito yung kinanta ko ng birthday ng aking minamahal na asawa. At saka yung mga kanta namin sa mga rally. Bukod sa pangangamusta, pangako ng Pangulo sa ating mga kababayan sa Jakarta. I, together with the cabinet, are fully committed to making sure that every Filipino's economic, social, and cultural potential are fully realized in our own country. Nang sa ganun, ay masasabi natin na makakamtan din natin ang ating pangarap na kung magkaroon pa ng OFW, ito ay hindi dahil na kayo'y napilitang umalis ng Pilipinas, kundi dahil ninanais ninyong pumunta sa mas magandang pwesto. Ang pagharap ng Pangulo sa Filipino community, patunay daw na prioridad ni Marcos Jr. ang mga OFW. Pero tila wala sa official agenda ng Pangulo ang pagtalakay sa kaso ng sinasabing Pinay drug mule na nasa death row ng Indonesia. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung ano ang kahihinatnan ng kaso ng Pinay na si Mary Jane Veloso. Bagamat ito raw ang pinaka-urgent sa lahat ng kaso ng mga Pinoy na nakahanay sa death row, hindi ito nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang pagharap sa Filipino community dito sa Jakarta. Paliwanag ng kalihim ng migrant workers na si Toots Ople, ang Department of Foreign Affairs ang mangunguna sa kaso ni Veloso. Primarily for two reasons. One, it has the institutional memory and knowledge from the start of the case until today. Second, and I'm pretty sure Secretary Trixie will agree with me on the importance of speaking with one voice on a case that has such very sensitive dimensions. Ngayong araw naman, nakatakdang magharap sina Pangulong Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan nila ang pagpapaiting ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Indonesia. Sasaksihan din nila ang paglagda ng ilang agreements sa larangan ng defense and security, comprehensive plans sa susunod na 5 taon at cultural exchanges. Hanggang bukas dito sa Jakarta si PBBM bago ito lumipad patungong Singapore para sa isa pang state visit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.